Arestado ang isang lalaki sa Angono, Rizal matapos mang hold up at mang carnap ng isang taxi. Ang suspect aminado sa krimen. May unang balita si EJ Gomez. Ito ang eksena sa maaksyong paghabol ng mga pulis sa isang humarurot na taxi sa Morong, Rizal madaling araw kahapon. Ang nagmamaneho, hold up pero umano na tumakas matapos biktimahin ang isang taxi driver at tangayin pa ang taxi. Ayon sa pulisya, nangyari ang pang-hold up pasado alas 11 ng gabi noong Martes. Itong suspect ay from Aurora Boulevard, Quezon City. Nagbook siya ng taxi papuntang Angono. Then nung nakarating na siya ng Angono, nag-declare na siya ng hold up, tinutukan niyang patalim itong driver ng taxi. Natangay raw sa biktima ang 1,500 pesos at ilang ID niya. Ang driver ng taxi, pinababa na lang daw sa madilim na bahagi ng isang subdivision sa Angono. Natrack ng driver ang direksyong tinatahak ng kanyang taxi sa tulong ng GPS ng sasakyan. Nung ongoing yung hot pursuit, pagdating sa bayan ng Tanay, ay nakabangga siya no, na isang tricycle na papunta naman ng Baras. So opposite direction, nasagi niya yung carrier, no? At doon na aksidente yung dalawang pasero at yung tricycle driver. Tatlong sakay na tricycle kabilang ang driver ang nagtamo ng iba't ibang injury. Isang babaeng pasahero nagka-fracture sa kanang binti. Di raw tumigil ang taxi sa pagharurot matapos ang banggaan hanggang sa makarating ito ng barangay Halayhayin sa Pililla, Rizal. At doon tuluyang nasakote ng mga otoridad mag-aalas 6 ng umaga. Ang 39 anyos na suspect na si alias Mark, aminado sa krimen. Nalap po yung driver. Iniwan ko na po siya doon sa lugar, sa division po. Yun lang po yung sa akin, hold up lang po. Wala pong ang balak gawin sa mga sa sasakyan po. Iiwanan ko rin po yun. Pang-getaway lang po yun. Nagawa raw niya ang krimen dahil sa bisyo. Dahil po sa bisyo. Sa sugal po, tsaka po sa drugs po. Nakakulong siya sa Angono Custodial Facility at mahaharap sa mga reklamong robbery with carnapping at reckless imprudence resulting in multiple injuries and damage to property. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.